Magandang balita at makabagong impormasyon, pagpapala at kasaganahan ang hatid sa inyo ng programang On Cue! Ako po ang inyong lingkod, Alex Tinsay, kasama ang aking partner na si Philip Valerio. Ito ang positive news na kung saan tayo ay magbibigay ng mga balita na magiging inspirasyon at maghahatid ng positibong pananaw. Mga balitang makabago at napapanahon. Mga sitwasyon ng bawat individual na nagiging pagpapala sa bawat isa. Mga pinagpala, narito ang mga trending na balita. Filipino designers Banana Fabrics featured at New York Fashion Week. RC Muñoz ay magpe-perform sa New York Fashion Week. Pinarangalan ng film coach ng Miami Heat na si Eric Spoelstra bilang one of NBA's all-time greatest coaches. Culinary arts training patok sa mga Pinoy sa Qatar. European Union tutulong palakasin ang maritime cooperation sa Pilipinas. Para sa detalye ng mga balita. Filipino designers Banana Fabrics featured at New York Fashion Week. Ang Pilipinas na siyang pangalawang exporter ng saging sa buong mundo sa Davao del Norte ay i-feature na itong saging. Pwede yung ano pala to, sa textile, pwede pala yon. Siguro yung balat ng, ewan ko lang, balat ng saging yan o mismo yung prutas, no? Pero kailangan ay maano natin to, mabigyan ng puwang, no? Na ito palang mga saging na ito, pwede sa world-class fashion ayon sa disenyo ng isang Joy So, isang CPA na nagretiro at luminya sa fashion. So, siya ang nagtatag ng disenyo ng Musa Fabric. Saging yan eh, tela gawa sa saging. So, namumukod-tangi ito sa komunidad ng fashion. Higit pa riyan, naniniwala si Son ang kanyang advokasya ang nagbigay daan sa kanyang mga lika para makatungtong sa tanyag ng New York Fashion Week. Yes, hindi na ito nakakagulat, Alex, dahil yung ating ano, tinatawag natin banana plantation, tayo yung nag-e-export. At siyempre, alam naman natin yung mga yari na mga damit na yan, ay yari, alam natin sa mga pinya. Pero sa pagkakandong ito ay saging. Mm-hmm. Kasi marami tayong supply eh. Kumbaga, pwede naman actually siya. Oo. Nga lang, hindi pa ako nakita talagang actual. Pero sa tingin ko, mas maganda ito. Kumbaga, magiging ano to, yung presyo nito lalaki, makikilala sa international market ito dahil lalo na yung pinya, napakamahal pala niyan. Mm-hmm. Yung fabrics yung na yan. Yung husi. Yes, oh yes. At naniwala ko ano yan, magiging malalabas siya sa world market yung fabric na saging at talagang ako naniwala, makikilala siya sa buong mundo. Hindi lamang yan eh, palagay ko dapat pagtuunan din natin yung marami pa, pati yung mga water lily. Na tinuturing lang na basura yan, eh maganda palang ano yan, tela. Di ba? Ginagamit sa bag. Yeah, okay. So sana samantalahin natin, lalo na ang mundo ay bumabalik sa ating environment, natural resources. RC Muñoz magtatanggal sa New York Fashion Week. Nakuha ni RC Muñoz ang oportunidad na magtanghal sa New York Fashion Week. Sa mga post mula sa Uplive Philippines, makikita ang actress na gumanap sa kanyang witting Sweet Child of Mine. Sa kanyang New York Fashion Week stint, nakasuot si Muñoz ng Kepi Fitness na isa sa mga sikat na post ng brand na ibinahagi ng actress sa kanyang Instagram stories. Yes, maganda na ito. Yung actress na si RC Muñoz ay mayroon pala siyang talent pagdating sa pag-model, no? At pag-awit. Pag-awit din. Kumbaga, talented itong batang ito. At at least nagagamit niya ito at nagiging inspiration to ng mga kabataan. Mm-hmm. Na sa totoo lang, Alex, yung mga artista noon, naalala ko, sa mga paborito ng mga lola natin, guwapo lang, maganda lang, artista na. Oo. Pero sa panahon ngayon, hindi lang basta maganda, kahit sa competition sa mga beauty contest, dapat ano, brainy din. Yun, saka talented. Yes, kumpleto. Film coach ng Miami Heat pinangalanan bilang one of NBA's all-time greatest coaches. Pinangalanan nga si Eric Spoelstra ng inay nagmula sa San Pablo City, Laguna at siya ay nakapasok sa
NBA 15 all-time top coaches na inihayag sa 75th anniversary season ng NBA. Si Spoelstra na nanalo ng back-to-back title noong 2012 at 2013, ang unang Asian-American head coach na nanalo ng NBA championship. Yes, Alex, he deserved no, na magkaroon ng ganyan na award dahil bilang Asyano ay ang competition sa Amerika talagang mahigpit dahil ang team sa NBA napakarami, nasa almost 30 at mag-champion ng back-to-back. At ang kanilang mga players pa, yung mga kagaya ni LeBron James, Sabin, dinala talaga niya, no? Nasa coach talaga yung pagdadala doon sa pagiging kampinato ng kanilang koponan. Kaya ako naniniwala kay itong ating kababayan nito, pinairal niya yung kanyang ano eh. Kumbaga sa atin, sa gilas, puso. Puso ang pinagi ano, ang kanyang dinala dito para magkampyon ng kanyang koponan. At salamat sa buhay niya ano, dahil siya rin ay nagtuturo dito ng mga basketball drills o skills para yung mga ating future na magiging basketball player sa hinaharap, kagaya ni Kai Soto at iba pa, mga reigning yan na magiging kandidato sa pagiging hindi lang sa Pilipinas, sa NBA. Alam mo, magandang balita yan kasi sa NBA, no, ang basketball ay isang world-class na kompetisyon. At ito'y napakalaking negosyo. At ang mga pumapasok dyan, nagka-qualify sa NBA, pinagpipilian yan sa napakaraming eskwelan, paaralan, kung saan-saan nire-recruit. Ibig sabihin, para makapasok ka dyan, talagang sinala ka ng gusto na napakagaling mo. Ngayon, pagdating ni Spoelstra, yan, hindi niya tinatanggi na siya'y Pinoy at siya'y pumupunta rito. Dapat ang ating basketball, na for the longest time, hindi tayo talagang nagiging hindi tayo nakikilala sa buong mundo, no? Kasi yung mindset natin ay puro ano eh, gaya lang, yung one-on-one. Dito talaga sa ano ni ano, makikita mo yung Miami, talagang may science eh. Nalaman ko yan nung pumunta ako sa pamangking ko na ano pa lang to, mga grade school, sa PE nila. Biro mang PE nila, merong dalawang coach at saka inaano nila mga drill, scientific. Sana ganun tayo, hindi yung puro dribble, shoot. At saka talagang piliin natin yung matatangkad, magagaling. Parang yung gila, sayang. Sayang kung yung gila, eh, pababayaan natin. Eh, alam nyo no, pag ganyan, kanya-kanya na naman ang NBA. Kaya yung mga ano, umalis eh. So, sana makita natin yung kahalagahan ng yung bang scientific based. Katulad ng sinasabi ni Tab Baldwin. Yung depensa, napaka-importante. Hindi lang pag-shoot. Ang basketball, hindi lang pag-shoot. Sa Amerika nga, nakita ko, ang training nila, hindi ka pwedeng sumute. Pasa lang, tsaka depensa muna. Eh, yung iba, gustong-gusto mag-shoot kagad. It's a team sports, yun ang importante. Culinary arts training, patok sa mga Pinoy sa Qatar. Patok po sa ating mga kababayan sa Qatar, ang culinary arts training. Bukod sa dagdag kaalaman sa mga pagluluto, malaking tulong ang pag-aaral ng culinary arts para sa posibleng negosyo ng ilang OFWs sa Qatar. Layo ng grupong MAGA 1991 Skills Qatar na maturuan ang mga kababayan ng culinary arts sa tulong ng The Cooking Academy. Yan, alam mo Alex, sa totoo lang, ang Pilipino para sa akin, hindi yan dinisign para mag-ialipin lang sa ibang bansa. Actually, nung galing ako sa Macau, wala akong nakita doon ng mga domestic helper. Lahat ay negosyante. Dahil ako naniniwala, may nagturo. Kagaya nito, may magtuturo ng culinary arts, pwede silang magnegosyo doon ng mga restaurant doon. At sa totoo lang, yung Filipino food, natutuwa nga ako, nakikita ko sa mga social media, ang nagpo-promote pa yung mga foreigner ng pagkain natin. Kasi kakaiba, kagaya nito sa Europe yan. Europe na pinanggalingan ko, alam nyo, sa totoo lang, sabi nila, yung pagkain nila, yung Greek food nila, ayaw nila, gusto nila Filipino food. Sa London, meron na silang parang Filipino town eh. O, Manila town pala. Ganyan. Puro pagkain Filipino, mga English ang mga kumakain doon. Naalala ko nang pumunta ako sa Macau, sa isang malaking hotel, eh, reporter ako ng GMA several years ago. Sabi na, oh, Mr. Tinsay, GMA 7, dito na kayo kumain. Lahat pala ng mga ano doon, waiter tsaka mga chief cooks, mga Pilipino. So nakakatuwa talaga na
sa mga ano, kilalang kilala ang mga Pilipino. European Union tutulong palakasin ang maritime cooperation sa Pilipinas. Ang European Union noong Pebrero 28 ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na mapabuti ang maritime cooperation sa Pilipinas. Ito ay para labanan ng terorismo, krimen at maritime conflict sa Asia-Pacific region. Inimbitahan ng EU ang Pilipinas na sumali sa Maritime Capacity Building Initiative para mapahusay ang maritime domain awareness sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon, capacity building at training. Yes, actually, Alex, pagdating sa maritime, yan ang talagang pinagmamalaki ng mga employer. Dahil yung amo ko sa Greece, yung Grego, alam mo ba ang kanyang kapitan sa barko? Mga Pilipino. Oh. At ang ginawa pa nila, kuha sila scholar, mga Pilipino. Dahil, siyempre, pag ibang lahi, siyempre, unang dahilan nila, mahal. Mm-hmm. Pangalawa ay bossing ang dating. Hindi gagaya yung Pilipino. Talaga on hand sila. At siyempre, yung mga tripulante niya, mga Pilipino din. Kumbaga, madaling mapasunod. At naalala ko pa, yung bumilib ang employer ko sa mga Pilipino. Kasi yung kakaharapin nila, 7 bagyo. Kaya ang expected ng amo ko, mawawala na. Sabi, pag hindi na ako nakakontak, sabi ng kapitan na barko ng Pilipino, ay lumubog na ang barko. Pero nasurvive niya yun. Kaya bumilib ito. Kaya nagkaroon siya ng scholarship sa mga Pilipino para magiging hindi lang ba sa ano lang yung lower strata kundi yung maging kapitan. Naka-design pala ang mga maritime ngayon maging kapitan ng barko. Eh ang mga Pilipino daw pag nawala sila diyan sa shipping industry, titigil ang shipping industry. Yes. Dahil halos lahat Pinoy ang magagaling lalo na yung mga officers. Yeah. Isa doon yung aking bayo, pinakabatang kapitan ng barko at the age of 32 kapitan kaagad ng barko. Saka meron tayong kilala, si Captain Faelman, di ba? Yes. Nagre-retire na, ayaw pa rin bitawan ng kanyang amo Tama. Sa Europe. Dalawang diba? Beses na nag-retire, pero pinapalis pa rin. At sa pagkikinig ng mga balita, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa at buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Pagpapala, kasaganahan at magandang buhay ang sama-sama nating pag-usapan at higit sa lahat, ibabahagi natin kung papaano babasagin at isapamuhay ng ating manonood ang kasaganahan na natanggap na nila mula nang nakilala nila ang ating Panginoon. Ang ating pong guest ngayon ay isang real estate broker at siya rin po ay active sa ministry. Let's welcome Miss Jelly Ablan. Hello po. Welcome po sa OMQ-TV. Okay naman Welcome po. Sa QTV. Yes. Ano po ang iyong pinagkakabalahan? Sa ngayon po, okay. Ang primary pinagkakaabalahan ko po, yung pagsisilbi sa Diyos. Pangalawa lang po, ang paghahanap buhay, which is real estate brokerage. Ayun po, Pastor. Bigyan niyo po naman ako ng yung background sa iyong story. Ha. Kasi po, ako ay isang byuda, hindi nyo na itatanong, ano. I became a widow at age 49 back in 2006. So, I was 49 years old. I didn't know how to really, you know, continue to live our life the way we were used to with my husband being gone. So, I went to the States, worked as a caregiver muna bago naging real estate broker talaga na active. And then, that is where I had my conversion from the Lord. I was like, I felt like I was cold by the Lord because I didn't used to be reading the Bible. But all of a sudden, I had such a huge desire to do so. And I did it on my own, reading it early in the morning as soon as I woke up around 5 a.m. up to when I went to bed, before I went to sleep, I would also read the Bible. So that's how I learned about the Word of God and how beautiful the words of God were. And it became the guide to how I'm supposed to live my life. I realized that. And then I also thought, when it became like a habit to me, I thought to myself, I should have done this long time ago. Unfortunately, the Catholics do not usually have
regular Bible studies. Maybe there are some, but very few and in between. So when I went home to the Philippines after my U.S. Sojourn, I told to myself, I need to have a Bible study group. But I couldn't find one in our community. So believe it or not, one of my best friends, who is an Argentinian married to a Filipino, had a Bible study group in GCF. So for the longest time I was there, like about 5 years, they were the ones who really taught me a lot about God's Word. And so after 5 years, I started putting up my own. I believe that the Lord sent me to that group to mold me so that I could be prepared. And so it came to be that in the year 2009, I started our Bible study group, which up to this day and age is still existing. We are so blessed. I believe we are so blessed because it is one of the long-standing Bible study groups in our parish. Mm-hmm. Paano ka naman, Sister Jelly, paano ka naman napunta sa pagiging real estate broker? Pagbalik ko nga po galing sa States, ano, I used to be a broker but I wasn't really actively practicing it. So I took it up again because walang age limit yun eh. Kay matanda ka, kay hindi, pwede namang mag-real estate broker. And since I'm licensed naman po, I decided that this should be it. And you know what? What I really realized, and it makes me cry sometimes, is when I started following the words of the Lord. Sabi nga niya, seek ye first the kingdom of God, and everything else shall come unto you. Yun po talagang nangyari. Kasi yung sa real estate ko, hindi ko na po hinahanap yung mga kliyente. Dinadala ng Diyos sa akin. So I said, totoo pala yung mga sinasabi ni Lord. I just have to believe and obey Him and trust Him. Yes, balita po namin. Pinagpala ka na sobra. Yung mga bagay na nalagpasan niyo po o mga challenges na iyong na-encounter? Well, basically, a lot of it was financial, ano. And being a single parent, you know, at that time, puro college pa po yung mga anak ko, ano po. Nagawa niya ng paraan na napatapos ko sila. When I really look back and think about it, I cannot understand how it happened. But it did happen, and I know it is the hand of God in these things that, you know, helped me a lot. Ano po? Kasi sabi naman niya, true religion, true faith is taking care of the widows and the orphans in their distress. And so I was comforted by those words na ang mahal ng Diyos pala ang mga widow at mga orphans, di niya pababayaan, di ba? Basta't manalig ka lang sa Kanya at maniwala ka sa Kanya. So yun po yung ginawa ko. Yun nga yung pagbabago ng buhay ko eh, mula po nang inilaan ko yung buhay ko sa Diyos. And I also became, of course, a lector in our church. I have dedicated my life to doing that for as long as I'm able to physically and also allowed to, because there's an age limit in being a lector. And I really love the Word of God. There was a time po, I remember, pag may mga kausap ako nung early on in my conversion, when I speak to people, they would tell me, my eyes light up when I talk about God. Because I was so in love with Him at that time, no? And hopefully, sometimes it wanes after several years, no? But you become like dry. Mm-hmm. So you have to nourish it again, you know? Just like anything, kailangan may nourishment, pag-aalaga. So, ganun po. So, awa naman ng Diyos na ma-manage ko. We also have retreats twice in a year for my group, and we invite speakers po for those retreats para nga nananourish ang aming faith, nai-strengthen, hindi yung natutuyot, di ba? Tsaka may mga sharing kami every time na meron kaming Bible study, may sharing, and then we learn a lot from each other too, no? Our life stories. So yun po. Pero siyempre, Sister Jelly, sa ministry mo at sa faith mo, hindi naman natin masasabi na smooth sailing lahat yun. In fact,
Sabi nga, kung ikaw eh, malalim sa ministry, yung halap buhay mo, binigay mo na kay Lord, siya nang bahala. Eh, may dumarating pang mga matinding mga shaking, no? Paano mo naman na hinahandle ang mga yun? At anong may papayan mo sa mga tagapanood natin?